Alam mo ano na, boss? Tingnan ko, ah. I-video ko lang. Pag naka-on, ay, meron, ano? Siguro, pag nakapagpahinga naman, medyo matagal-tagal. Okay, pahinga natin, medyo matagal-tagal. Yan, ah. Ah, ayun, nagbe-blink na. Ayan, walang display. So, yun mga boss. Sige, boss, dyan muna ako. Kuha ka ng Philip, sa plats ko. Yun. So, ito mga boss, ano? Toyota Fortuner. Ito yung gagawin natin, no? Ayun, oh. So, kapag nawala yung display na yan, hindi lang, ah. Kapag nawala itong blink na to, magkakaroon ng display yan. Hanggat hindi nawawala yan, hindi magkakaroon ng display. So, patagal ng patagal yan. Yun, oh. Antayin natin na maghihinto ito, no? So, ayan. Antayin natin. Patagal ng patagal yan, boss, ano? Mga 30 seconds. So, tingnan natin ito, mga boss. Ayan, oh. Ayun, no? Namatay. So, lumabas itong icon na to. Pag lumabas yan, saka magkaroon ng aircon. Pero pag hindi lumabas yan, at hindi namatay yung ilaw na to, hindi magkakaroon ng lamig. So, paglasin ko muna, titignan natin kung anong problema. Okay. Ayun, mga boss, no? So, nakalas ko na yung switch niya. Ito yun. Ayan. Tingnan natin. Tapos, ito pala. Kinalas ko muna. Tapos, ayun nyo. Tinignan ko rin yung mga sensor nito, mga boss, no? Kasi kaya ko tinanggal ito, tapos dun sa ilalim sa likod tinignan ko, kasi minsan mga boss nagkakaroon ng problema kapag naglinis ng aircon at yung ito yung pinaka air vent dito, no, yung sa ducting niyan diyan, na tawag yan servo motor din ang tawag niyan mga boss, eh. Kapag naka-digital kasi, tapos merong mga sensor diyan na hindi gumagana or nasira, ang problem ang magiging ano noon, matagal mag-blink, matagal lumabas yung display, puro blink lang yung ilaw, lalo pag matagal nakapagpahinga yung sasakyan, ano. Pero kapag nagamit mo na siya, tapos pinatay mo, binuksan mo kagad mga 1 minute or 10 minutes, saglit lang mag-display yun. Basta nakapagpahinga siya ng 30 minute or isang oras pataas, doon lalabas yung delay yung display, mga boss. So, kunting idea lang. Kaya ni-repair ko yung switch kasi wala akong nakitang problema dito. Lahat naman nakakabit. At pati dun sa likod, tinignan ko din, okay naman. Yung mga motor, okay naman. Nakakabit naman. So, dun sa switch, ano, kadalasan kasi mga boss yung dito lang yan sa mga sakit. So, tinignan ko naman, wala namang problema doon. So, ito tayo balik sa switch. Sa loob. So ayan, repairin mo natin ito, no? Tapos abdo kayo kapag install natin. Dapat magkakaroon ka agad ng display, ano? Hindi siya magbi-blink yung ilaw doon. Dapat display ka agad pag nabukas tayo ng aircon. Okay. So ito na mga boss, no? Actual check natin. Na-install na natin. Pabukasan ako din. So kapit na natin siya. Oh! Labid ka mga. May susi dun sa ano? Susi? Oo, ganda may ito. Sa lamesa niya? So, ito mga boss, testing natin. Actual. So, hindi pa natin na ano. So, ito yung susi. Dapat hindi siya magbi-blink dyan. Magbi-blink mga saglit lang. Tingnan natin. Biblink pa yun, oh. Wala na siya, no? So, patayin natin. Ayan na siya. So, ayan na yun. Hindi na siya nagtatagal, ano? Isa pa. Hindi katulad kayo na medyo matagal talaga. Oh, ayan na siya. So, start natin. Ayan po na tayo kagad. So, may AC na siya. Ayan, oh. Temperature. Ayan na mga boss, no? Sulit natin yung problema. Pura natin ako sa likod. Ayan na. So, hindi na siya nag-blink ng matagal, no? So, yun na yun. Saglit lang yun. Tapos, mag-on dapat kagad dito. Yun lang. Sulit natin yung problema ni sir dito sa Toyota Fortuner. Parang Las Piñas pa pumunta dito ng C6. Pag dumayo sa shop natin, no?
Siya lang, thank you.